Si Analyn? Jay, sigurado ka ba si Analyn ang dahilan ng pagkakalablag mo sa hagdan? Nakita ng masayang mukha si Lynette, lalo na't nag-aya na kumain sa labas kina Josa at Cromwell sa pag-celebrate daw ng pagkakuha niya ng mataas na marka sa exam. Pero sila Josa, Cromwell at siyang Susan ay nagdududa na ito ay may kinalaman sa pagkagising ni Doc RJ. Kaya kinausap ni Chang Susan si Lynette na dalawin si Doc RJ bago maubusan ang pagkakataon, lalo na't ang mga tao na galing sa koma o matinding sakit ay may posibilidad na maging maigsi ang buhay na akala gumaling pero huling sandali na lamang pala nila. Samantala, napapraning si Mora sa posibilidad na makulong siya pag bumalik na ang memorya ni Doc RJ. Pero nangako si Zoe na gagawa siya ng paraan para hindi makalapit si Analyn, para hindi mabilis na bumalik ang memorya ng kanyang daddy RJ. At sinabi ni Zoe dito sa kay mami niya Moira na huwag ipamukha sa kanya na hindi siya tunay na anak ni Doc RJ. Samantala, gulat si Zoe na makita ang mga pulis sa Apex at nalaman mula kay Luke na si Don Pepe ang nagpatawag para mahuli agad kung sino ang sasabihin ni Doc RJ na may kagagawan sa kanyang pagkahulog. Agad namang tinawagan ni Zoe si mami niya Moira at lalong ikinapraning ito ni Moira. Kaya takot na takot itong si Moira na aristuhin at makulong, na balak aalis na lamang sila ni Zoe na mga ibang bansa. Samantala, may isinugan na pasyenteng bata na natusok ng lapis ang tenga at malaki ang posibilidad na nabutas ang eardrum ayon kay Analyn. Pero gulat si Analyn nang may babaeng bata na si Sofia na lumapit at sinaktan ito ng nanay niya. Pero namagitan si Analyn na ikinagalit ito ng nanay ng pasyente. Samantala, dinala ni Analyn si Sofia sa kantin para pakainin pero napansin ito ang bukol sa ulo at may pasa sa braso. Agad namang inirefer ito ni Analyn sa nagtatrabaho sa Child Protection Program nang nalaman na sinasaktan siya ng kanyang madrasta. At laking pasalamat ni Sofia nang matapos ang pagsisiyasat at pagsusuri. At sa wakas, uuwi ng tatay niya na isang seaman. At nakahanda na rin ang kaso na isasampa sa kanyang madrasta. Pero si Zoe naman ay inakusahan si Analyn na isang pakialamera at isang epal sa pagsusumbong. Napaliwanag ni Analyn ay hindi lang bilang isang doktor ang obligasyon nila ay magsagip ng buhay. At sa ginawang pananakit ni Myra ay makukulong ito. Nagpanik naman si Zoe nang narinig ang pangalan na Myra na namagkahawig sa pangalang mami niya Moira. Kaya nagtataka si Analyn sa kinikilos ni Zoe, napaka-overreactive. Samantala, dinala ni Don Pepe si Obeng at nakilala naman siya ni Doc RJ. Pero hindi naalala kung paano napunta sa Manila ang kanyang ama. Tinanong ni Don Pepe ang anak kung paano siya nahulog sa hagdan. Sinabi ni Doc RJ na may humila sa kanya sa hagdan pero hindi niya maalala kung sino. At ang sinabi ay si Analyn. Kaya paglabas ni Don Pepe at Doc Meneses ay kinumusta naman ni Zoe at Analyn ang kalagayan ng kanilang ama. Doon sinabi ni Don Pepe na si Analyn raw ang humila sa kay Doc RJ sa hagdan. Laking gulat naman ni Analyn sa lumalalang pagbibintang sa kanya ng lolo niya at ngayon ama mismo niya na si Doc RJ ang nagbibintang dito sa kay Analyn. Abangan na lang natin ang susunod na mga kaganapan dito sa Abot Kamay na Pangarap.